Tattooing, para sa akin, eh, ayun talaga yung first love ko eh. Para sa akin, ha, highest form of arts eh. Kasi yung canvas mo nga, buhay. Nagkamali ka, maubura mo. Yung balat ng tao, pag nagkamali ka, ang hirap, iritoke siya. Para sa akin, yun ang art ng buhay ko. Yung time na nagkaroon ako ng anxiety, may nagpaay sa akin na mag-meditation ka. Doon ko nakita yung pinapractice pala ng Hare Krishna yung vegetarian. Ano. Parang na-relax ako doon. Sabi ko, ah, ito na lang, ito talaga. At ito na tayo sa shop namin, sa PNP Tattoo. Merong tattoo artist na nagtatattoo sila for money, yung for business, gano'n. Sa akin, ginawa ko talagang passion. Ako si Myke Sambajon, 47 years old, isang mananato. Una, mag-uusap kayo ng client about design. Kailangan, yung idea niya, masusunod talaga. High school ako na namamasyal ako sa mall na ako. May nadaanan kami book sale. Nakita ko yung isang tattoo magazine. Tapos nakita ko yung mga art. Oh, parang nakaprint sa balat yun. May mga kulay. Sabi ko, kaya pala yung ano, yung mga intricate design, parang painting. Kasi sa atin nun, hindi art yung tingin ng tao nun. Tattooing is skin art. Sining sa balat, permanente na. Hindi nabubura. May form, may color, depth. Lahat ng description as an art kasama sa tattooing. Ako si Alfred Guevara, siya sa founding member ng Philippine Tattoo Artists Guild, PHILTAG. Noong 70s, 80s, may stigma, you know? Pag sinabing may tattoo, mapasok agad sa isip is criminal yan. Eh, siyempre, eh, sino ba nagpapatato? Saan ba makita yung tattoo? Di sa mga nakakulong, sa mga inmates. Kasi ginagawa nila yon dahil para may issue yung boredom sa loob. Eh. So yun ang stigma. Kaya yung mga tao, negative ka agad yung connotation. Noong early 70s, pag may tattoo ka. Mga panahon ng early 90s, underground ka, doon ka lang sa bahay. Isa sa mga tattoo artists na nag-underground, sa bahay lang nagtatattoo, is si Michael Sambajon. Ito yung ginagawa ko ngayon, yung stencil pattern. Ito yung ididikit ko sa palat ng client. Para yun yung susundan ko pag pinatatuan ko na. Eh, yung panahon na yun, talagang matigas sa ulo. Kahit pangit yung reputasyon ng tattoo noon, gumawa ko, improvised na tattoo machine. Tapos ang needle na ginamit ko noon, yung nabibili sa tindahan noon. Tinesting ko sa sarili ko yon. Masakit talaga kasi malaki yung needle noon. Pero tinitiis ko eh. Kasi gusto ko nang matuto eh. Yung time namin noon, wala pang trace noon. Talagang prehand. Kasi kung wala kang artistic ability, hindi ka makakatattoo na maayos eh. Yung mga design ay may mga certain meaning. J-Lows yung concept ng teardrop. Criminal ka na nakapatay ka. Yung sa bala, mga question mark, symbol lang gang yun. Nung nagkaroon ng US bases sa Olonga po, Subic, sa Clark, nagkaroon ng demand sa tattooing kasi yung mga servicemen, yung mga army, yung mga navy, naghahanap ng tattoo. So yung mga artist doon, nagkaroon sila ng idea na mag-put up ng mga tattoo shop. Yung nakabili ko ng mas magandang quality machine, talagang ang laki ng improvement ko doon. Hanggang may natatuan ako na yung nag-extra-extra sa movie. Sabi niya, gusto magpatato sa'yo ni Sorin. Talaga, nagulat ako. Sorin Ligaspi, tsaka Skero. Sinervisan ko sila sa bahay nila noon. Sa Pasig pa sila nakatira noon. Tapos may natatuan ako na sumunod, dancer ni Francis Magalona. Yung natatuan ko yon, nakita ni Francis Magalona yung tattoo niya. Pinatawag din ako ni Francis Magalona noon. In a Raymundo, tinatuan ko noon. Proud ng proud ako na sabi ko, ba? Nagkakaroon na ng bunga yung paghihirap ko noon na malaki utang na loob ng tattoo industry ngayon sa mga celebrity noon eh. Parang binasag nila yung barrier na yung tattoo para sa ex-convict lang. Kasi katulad ni Francis Magalaw na host siya ng MTV noon, nakikita sa mga MTV, may tattoo siya. Nakikita ng mga tao, ginagaya. 1995, lumalaganap na, dami na nagtatattoo sa Metro Manila. So nasilip ng Senado yun, nagpatawag na ngayon ng Senate hearing, inquiry regarding the practice of tattooing. Nag-i-inquire sila, ano ba ginagawa niyo, gano'ng ka-safe. Yan nga panahon na yan. Eh, yung time na yung kainitan ng AIDS yun. Yung pwede ka mag-transmit ng disease through needle. Yung pinatawag kami sa Senado na in-explain namin yung ginagawa namin na disposable needle, gano'n. Napaliwanag namin ng mabuti sa kanila, kaya natuwa rin si Department of Health nun, si ano pa, Plavier, yung time na yon. Tapos nakipag-tie up kami sa DOH, nag-conduct sila ng seminar, sineminar nila kami. Yung risk ng mahawa ka ng AIDS sa tattoo is 1% lang. Yung natutunan namin sa DOH nun, mababa yung risk ng AIDS. Ang mataas ang risk, HEPA. Hepavirus. Sabi ko nga sa kanila,
gawin na natin profession to. Yung pagtatato, kailangan ma-establish natin. Kaya yung tinayo namin yung PHILTAG. Isa sa mga policy sa association namin, hindi kami pwede magtato ng below 18 years old. At may fit kami sa magamit na kailangan lahat 100% disposable, lalo na yung ink, crayon, ink cups. Kasi nandyan yung, ano, yung mga bloodborne pathogens. Shave mo yung skin. Kasi may malilit na balahibo yan. Kahit nakikita mo na walang balahibo, may malilit na balahibo yan. Kailangan shave mo yan. Using, tapos linisin mo siya ng antibacterial soap. Tapos yung paglalagay ng pattern, kailangan normal position yung pinaka-canvas mo. Kasi at kunyari, dinikit mo na nakaupo, pagtayo niya, deform yung image. Kaya kailangan idikit mo siya nung yung normal na tayo niya. Meron kaming ano, stencil. Yung carbon na ginagamit, special carbon yun. Pag dinilagay yun, tapos dinikit mo yung stencil, didikit yung pattern. Makikita na ng client yun, titikin mo sa salamin. Okay ba yung position? Yung tattoo machine niya, wala siyang pinagkaiba sa sewing machine. Imbis na thread yung nakalagay, sinasaw sa ink. Tapos, isusulat mo. Actually, ang feel ng tattoo artist, parang ball pen. Pero yung feel ng client, parang hinihiwa ng blade. For life yung tattoo nyo. Kaya, think before you ink, lagi ko sinasabi sa kanila. Kasi katulad yan, yung minsan may nagpapatato sa akin pangalan ng girlfriend. Tapos babalik, hiwalay na kami. Papabura niya, ganon. Para sa akin na yung achievement ng isang tattoo artist, pag nagawa mo yung design ng isang tao ng maayos, from Germany, nag-travel siya ng Philippines para lang magpatato. Oriental Japanese design. Buong likod, quarter sleeve hanggang puwet. Tinapos namin, sabi niya, kailangan, 1 month lang ako mag-stay ng Philippines, kailangan matapos mo to. Pinili tayo matapos ng 1 month. May mga tattoo competition nun. Sumasali pa ako sa tattoo competition nung time na yun. Nananalo ako nun. Kaya, ayun, dumami award ko, nakilala lalo ako ng mga tao nun. Minsan, napabayaan ko nga yung sarili ko eh. Kasi trabaho lang ako ng trabaho, wala akong ginawa. Buong buhay, tatula na tato. Doon ko nalaman may hangganan pala yung ano. Hindi pala habang buhay malakas. May nakita kami na brain mass sa ano mo, sa ulo mo na ASAP kailangan matangga. Kailangan mo lang 1.8 million para matanggal yung mass sa ulo mo. Sabi ko, Doc, hindi ko kaya. Tinransfer ako ng from Manila doctors to PGH. Pag natapos mo na yung tattoo, yun nga, lilinisin mo siya using antibacterial soap din. Hindi mo bura yun. Nasa loob na ng balat yun. Tapos may ilalagay kaming ointment, tatakpan namin. Tapos pag 2 hours yun, tatanggalin ng client yun. 10 hours ang operation ko. Successful yung operation ko sa brain tumor. Pero nagkaka-complication ako ng pneumonia. Nag-flatline ako sa ICU nun. Nag-stay ako ng ICU for 3 weeks hanggang maibalik uli ako sa ward. Tapos after 3 days, yun, nirelease na ako. Pagkalabas, wala, paralyzed. Hindi ako makalakad, hindi ako makagalaw. Kala ko habang buhay na akong ganun. Yung time na ayaw ko na mabuhay. Kasi hindi ko na kaya to. Mga tinatuan ko nun, mga artist, mga rapper, banda, nagkaroon sila ng gig, fundraising para sa akin. Hindi ko nga alam yun eh. Doon ko na feel na maganda pa tayong pinakita ko sa kanila kasi parang sinusuklian nila ako ng ano, nung maganda rin. Yung after ko opera nung June, tinry kong mag-tattoo uli ng September. Pero maliit lang. Malabo pa yung isa ko mata, no, naka-eye patch ako nun eh. Ang pakiramdam ko, beginner uli ako eh. Kumbaga may knowledge ako nung yung proper tattooing, pero yung skill, bumalik sa parang grade 1. Kumbaga yung isip ko, yung idea ko, hindi sinusunod nung kamay ko. Agulat ako nung mabalita ako na unti-unti na nade-develop ulit yung skill ng pagtatattoo. Kasi usually, fatal nga yung brain surgery. Bihira yung nakaka-recover dyan. It's more than a miracle. A blessing yun, actually. Yung attitude na pinapakita niya sa kapwa-artist, no? Tinitingala yun eh, sa mga kapwa-artist mo. Kasi kung ano yung pinapakita mo sa nila, lalo na kung maganda yung pinapakita mo attitude, gagayin ka nila. Ang gusto ko lang naman, tanggapin sa society natin yung tattoo, yung art and tattooing, na ngayon, natutupad na. Yung mga baguhan, pinapakita ko rin sa kanila na dapat hindi lang skill, dapat pati attitude nyo maayos. Para sa akin yung art, ano yan eh. Ayun, nagsisimbolize nung ano, nung pinagdaanan ng tao.